Reputasyon, Part 17. Ihahatid na kita. Gabi na, madilim na sa kalsada. Isama pa na ang layo kung magbabay ka lang. Sabi ni Rafael matapos silang mag-usap. Para naman lagi hindi ko ginagawa yan. Natatawang sagot ni Samantha sa kaibigan. Kaibigan na ang turing niya kay Rafael. Ito na kasi ang naging takbuhan niya pag malungkot siya at may problema kay Ace. Kaya nga napasugod na naman siya kay Rafael dahil maghapong hindi nagparamdam sa kanya si Ace. Dati-rati, hinahatid siya nito sa DWCC o di kaya sabay silang papasok sa resort. Pero ibang araw na ito. Mula pagmulat niya, wala siyang natanggap na message mula kay Ace, wala din tawag mula rito. Ang natapos na maghapon at hindi ito nagpakita sa kanya. Huwag mo kasi masyadong binibigyan ng big deal ang lahat. Just chill. Wait for him. Sabi na Rafael at kinulo ang buhok niya na parang bata. Aray! Natatawang tili ni Samantha at umagaw sa kanila ang mabilis na kotseng paparating. Napakanot na o siya nang makilala ang kotseng paparating. Kotse ni Ace. Bulong na Samantha at huminto sa tapat nila ang kotse. Mabilis na bumaba si Ace at kitang-kita niya ang galit na mukha nito. Get in the car, Samantha. Hiyaw na utos ni Ace at mabilis na lumapit sa kanya. Ace, ano bang... Get in. Matigas na utos nito at hinila siya sa braso. Pare. Sabat ni Rafael na tila hindi na nagugustuhan ang kinikilos ni Ace. Huwag kang makialam rito. Galit na banta ni Ace at marahas siyang itinulak pasakay ng passenger seat. Ace, ano ba? Makto niya at walang nagawa kaya sumakay na lang. Fuck old Rafael. Nagtatagis bagang nasabi ni Ace kay Rafael bago ito umikot sa driver's seat. What's wrong with you? Nakakahiya kay Rafael. Inis na sabi niya at liningon si Rafael na nakasunod ng tingin sa kotse ni Ace. Nakakahiya kay Rafael? How about me, huh, Samantha? Hindi ba nakakahiya sa akin na makitang may kasama kang lalaki? Sa ganitong oras ng gabi? Isa pang pa na ikaw ang nagpunta sa bahay ng lalaki? Kilit-kilit na sabi ni Ace habang sa kalsada nakatuon ng pansin. You don't understand. Kaibigan ko si Rafael at... Kaibigan? Kailan mo lang siya nakilala? Naging kaibigan mo na? At kailangan mo pang puntahan kahit gabi? For God's sake, Samantha. He's a married man. Ano bang iniisip mo sa amin ni Rafael? You are Santos. Your family love married man. Sagot ni Ace na nagpakirot ng puso niya. Napalunok siya dahil tila may bumara sa lalamunan niya at hindi alam kung anong sasabihin. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Nagawa ni Samantha itanong at pumatak ang luha. I don't know. Ang hirap. Hinto mo. Bababa ako. Matigas na utos niya. What? No, Samantha. We need to talk. Marami tayong dapat pag-usapan at linawin sa isa't isa. Stop the car, Ace. Tali ni Samantha pero hindi siya pinansin ni Ace. We need to talk, Samantha. What's the point here, Ace? Inis na tanong ni Samantha dahil ito naman ang hindi nagparamdam sa kanya ng isang buong araw at out of nowhere, darating ito at ito pa ang galit na tila kasalanan pa niya and worst, andyan na naman ang pagdedikit niya ng pangalan ng pamilya niya. Hanggang kailan ba magiging issue sa kanila ang ganito? Sa tuwing mag-aaway ba sila? Kailangan ba kasama ang pamilya niya? Pangalang dala niya? Ang binabatong mga salita sa kanila ng bayan na to? Please, Ace, stop the car. Nanghihinang sabi ni Samantha dahil hindi na niya kaya ang sakit. Hanggang ngayon wala pa rin tiwala sa kanya si Ace. Puro duda pa rin ito sa kanya. No, I'm sorry, Samantha. But... I just need you to get out of here. Kung kailangan ilayo kita kay Rafael, gagawin ko. What? Nanlaking matang tanong ni Samantha at liningan ito. Saan tayo pupunta?
Tanong niya nang mapansing iba ang daan na tinatahak nila. Tagaytay, sa rest house ko. What? Ace, are you out of your mind? Bakit mo ko dadalhin ron? We need to talk, Samantha. Ang gusto ko pagbalik natin sa San Roque ay hindi ka na makipagkita pa kay Rafael. Gusto ko kalimutan mo na si Rafael. Kung ano man ang kayang ibigay ni Rafael or kaya niyang gawin sa'yo, believe me, Samantha, I can be better. Mahabang sabi ni Ace. Rafael is out of it. Wala siyang kinalaman ano man ang nangyayari sa atin. Sabi ni Samantha at sinandal ang likod sa upuan. Wala na siyang lakas para magpaliwanag pa at makipag-away kay Ace. Kung dalhin siya nito sa Tagaytay, hahayaan na niya ito. I'm your boyfriend, Samantha. I see. Bulong ni Samantha. Pinikit niya ang mga mata at hiniling na sana makatulog siya sa buong biyahe. Ayaw niya makipagtalo kay Ace. Hindi niya na malaya na nakatulog na nga siya sa biyahe. Pagmulit ng mga mata, nakahinto na ang sasakyan at wala si Ace sa driver's seat nito. Ace? Tawag niya at tiningo ng paligid. Hindi niya masyadong maaninag dahil madilim ang buong paligid at nakita si Ace na pabalik ng sasakyan. Buti na lang gising ka na. Bumaba ka na. Andito na tayo. Utos ni Ace at pinatay ang makina ng sasakyan. At bago pa siya makapagtanong, ay niisara na nito ang pinto ng passenger seat. Nagkibit-palikat siya. Nais ni Samantha magtigas at huwag sumunod kay Ace. Pero alam niyang hindi siya mananalo kay Ace. Pagbaba niya ng kotse, tumumbad sa kanyang isang malaking bahay na dalawang palapag. Ito marahil ang sinasabing townhouse ng mga Benvenida sa Tagaytay. Samantha. Tawag ni Ace sa kanya dahil nga natili lang siyang nakatingin sa malaking bahay. Let's get inside. Tawag ni Ace. Pagpasok sa loob ng malaking bahay, tumambad sa kanya ang ingranding loob noon. Napakamoderno ng mga kagamitan at talaga namang ginastusan ng buong bahay. Ang ganda. Sabi niya habang nakatingala sa malaking chandelier sa itaas ng kisame. Bakit dito mo ka dinala? Tanong niya matapos masuri ang kabuuan ng bahay. Para mailayo ka kay Rafael. Mabilis na sagot ni Ace at naupo sa malaking sofa. Kibigin ko lang si Rafael. Wala kaming ginagawang masama. Bakit kailangan mo makipagkibigan sa lalaking may asawa na Samantha? Like what I said, wala kaming ginagawang masama at wala akong nakikitang masama sa pakikipagkibigan namin ni Rafael. Magkibigan lang kayo. Pero kahit kabi pinupuntahan mo pa siya sa dulo ng San Roque, ha, Samantha? Inis na tanong ni Ace at napatayo mula sa sofa. Ano pang iniisip mong gagawin ko ron? I don't know, but believe me, Samantha. Hinding-hindi tayo aalis dito hanggat hindi mo nakakalimutan si Rafael. Banta ni Ace. Gagawin ko lahat para makalimutan mo si Rafael. I will satisfy you lost. Lost? Yeah. Hindi ba sex ang dahilan kung bakit binabalik-balikan mo si Rafael doon sa kanila? Ace, ano bang pinagsasasabi mo? Inis na tanong ni Samantha at tumalikod para maiwasan na muna ito. Tell me, Samantha. Sigaw ni Ace at hinila siya sa braso. Ace, ano ba? Tili niya at pinilit na mabawi ang braso. Ganun ba kagaling si Rafael at hindi mo siya magawang kalimutan at nagagawa mo siyang balik-balikan, ha, Samantha? Galit na sabi ni Ace na halos wag basagan na ang mga ngipin nito sa galit. Mali ang iniisip mo sa amin, Rafael. Nagawa ni Samantha sabihin. I'm not naive, Samantha. Alam ko naman ang may mga asawa ang tipo niyo. Tulad ng mga kapatid mong kaligkarin. Sabi ni Ace at nanlaki ang mga mata ni Samantha at umigtas ang kamay para sampalin nito. Don't you dare, Samantha. I slap you back. Banta ni Ace at maras siyang tinulak. Na out of balance siya at bumagsak siya sa sihig. Napangiwi siya sa sakit at sinulyapan lang niya si Ace pero hindi siya tinulungan para tumayo. Inis siyang tumayo mula sa sahig at naglakad sa may pinto. Kailangan niya makaalis sa bahay na yun bago pa siya tuluyang masakta ni Ace.
Galit siyang naglakad sa may pinto pero nakalock yun. Damn! Mura na Samantha at pinalo ang pintuan. Open this door, Ace. Uuwi ako sa San Roque. Kung kinakailangan lakarin ko, lalakarin ko. Determinadong sabi ni Samantha at sinalyapan lang siya ni Ace. Hindi ko babalik sa San Roque hanggat hindi mo nakakalimutan si Rafael. Mananatili ka rito sa bahay ko hanggat gusto ko. This is kidnapping. Tignan natin kung hahanapin ka ng pamilya mo, Samantha. You can't keep me here dahil lang gusto mo. Believe me, Samantha. I can. Matulog ka na muna, Samantha. Bukas na tayo mag-usap. Utos ni Ace nang wala nang magawa. Bukas na bukas uuwi ako ng San Roque at hindi mo ako mapipigilan. Matigas na sabi ni Samantha. You can't leave this house without my permission, Samantha. And who are you to say that? I'm your boyfriend. Boyfriend? Sabi ni Samantha rito. Saan ako matutulog? Inis na tanong niya. Pagod siya at gusto na niyang magpahinga. Let's go. Nauna na itong maglakad. Magpahinga ka na muna. Bukas tayo mag-usap. Sabi ni Ace at wala siyang kibong pumasok sa malaking silid. Aalis ako bukas at... Get rest, Samantha. Putol ni Ace sa sasabihin niya. Nagkibit palikat lang siya. Kinala niya ang mga mata sa paligid. Moderna at mukhang bagong gawa ang buong silid. At masasabi niyang masarap mag-relax lalo na't malamig na malamig ang klima. Ilang beses niyang binagsak ang pang-upo dahil sa sobrang lambot ng kama. Di pa siya nakakaupo sa ganoong kalambot. Tila siya naupo sa isang bulak na sobrang lambot. Hinila niya ang malaking unan at niyakap iyon. Ang sarap naman matulog sa ganito. Bulong niya at binagsak ang katawan sa malambot na kama. Wow! At huminga ng malalim. Saan kayo matutulog si Ace? Tanong niya sa sarili. Pero mabilis niyang inalis sa isipan yun. Baka dahil kung saan umabot ang iniisip niya. Nalimpungatan siyang tila may nakadagan sa may dibdib niya. Gumalaw siya at may malaking brasong nakayakap. Nagmuglat siya ng mga mata at tumambad sa kanya ang tulog na si Ace. Ace. Gulong niya habang nakatitig sa gwapong mukha na kahibla na lang ang layo sa mukha niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gwapong mukha nito at magaspang yun marahil sa balbas na nais tumubo. Mula pa noong kabataan ni Ace, gwapo na ito at talaga namang pinagkakaguluhan ng mga estudyante. Isa siya sa mga estudyanteng yun pero alam niya suntok sa buwan yun. Kahit naman pinilit niyang pigilan ang mapaghanga kay Ace noon. Pero hindi niya nagawa dahil lihim niya itong nagustuhan. Bawat araw na makita niya ito at pinagagalitan siya dahil sa Ate Lorraine niya. Isama pa na pinalaya sila ni Ace noon sa bahay nila. Nakaramdam siya ng takot kay Ace pero hindi nagbago ang pagtingin niya rito. Nakalipas ang 6 na taon, nanatili ang lihim niyang damdamin rito. Kung tutuusin, hindi naman nalihim. Dahil kahit anong tago nang nararamdaman niya kay Ace, may damdamin siya rito at natutuwa siyang. May damdamin din sa kanya si Ace. Gumalaw si Ace at mabilis niya inalis ang kamay niya sa mga mukha nito. Samantha. He whispered with his sleepy sexy voice. Napulunok siya dahil naghatid ng bulta-bultahing kilabot ang simpleng pagtawag nito sa pangalan niya. Are you awake? He asked at gumalaw ito. Inabot ang lampshade at mas pinaliwanag ang ilaw noon. Sorry, nagising pa kita. Paumanhin niya rito at bumangon mula sa pagkakahiga. Why? He asked at sumandal ito sa headboard ng kama. Hindi ko alam na dito ka pala matutulog. Akala ko sa kabilang kwarto. I see. You're already asleep pagpasok ko kanina. Hindi nakataginising pa. Yeah. Tanging sabi niya at sinuklay ang buhok sa kamay. Napansin niyang walang damit pang itaas si Ace at naisip niya tuloy kung may pang ibaba pa ito o wala pa din. Nakatakip kasi ng kumot ang ibawang bahagi ng katawan nito.
Do you want anything? Nagugutom ka ba? Tanong ni Ace. Hindi nga pala sila nakakain kanina dahil away sila ng away. No, nothing. Sugot ni Samantha at nahihiyang tumingin rito. Okay lang ba na dito ako matulog o doon na lang ako sa sofa? Sabi nito at tinura ang sofa bed. Okay lang naman. Nahihiyang sagot ni Samantha. May gusto ka ba sabihin, Samantha? Tanong ni Ace marahil napansin niya na tila siya balisa. Wala naman. Sige, matulog na tayo. Sagot niya at akmang hihiga na siya nang pigilan siya ni Ace sa magkabilang balikat. Are you sure? Paniniyak ni Ace. Yes. Yeah. Tanging sagot niya at di ilang beses siyang napatingin sa hubad na katawan nito. Naaakit siya sa abs nito. Napalunok siya at pilit umiwas. Just tell me what you want, Samantha. Nakangiting sabi ni Ace na tila nabasa ni nito kung ano ang nasa isip niya. Nais niya itong hulikan tulad ng ginagawa nila dati at nais niya itong hawakan at... Hindi niya natuloy ang nasa isip. Naramdaman niya ang mga labi ni Ace sa mga labi niya at hindi na siya nadalawang isip na gumanti sa halik ni Ace na kanina pa niya nais gawin. They kissed passionately and Ace's hands began to travel every part of her body. He touched her neck, down to her chest as their lips remained on each other. She responded more passionately with every warm kiss Ace gives. Her hands also started to move. She touched Ace's chest slowly. It seemed she wasn't sure what she was doing basta ang alam niya. Gusto niya ang ginagawa nila ni Ace at handa siyang ibigay ang sarili kay Ace nang walang anumang kapalit. Kahit pagkatapos ng gabing ito ay mawalan na ng interes sa kanya si Ace ay tatanggapin niya. Ang mahilaga na ibigay niya ang sarili kay Ace at sa lalaking mahal niya mula noon hanggang ngayon. Samantha. Tawag ni Ace na maghiwalay ang kanilang mga labi. Pareho pa silang habol ng kanilang paghinga. Tumingin siya kay Ace at naghihintay ng susunod na gagawin nito. Please stay with me, Samantha. Stay with me. Seryosong sabi ni Ace at kinabig siya. Iyakap ng mahigpit. Halos may ipit pa ang dibdib niya sa matipunong dibdib nito sa higpit ng pagkakayakap nito. What do you mean? Nakuha niyang itanong habang nakasubsob ang mukha niya sa dibdib nito at nasisihan siya dahil naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso ni Ace. Natatakot akong pagbalik natin sa San Roque. Wala ka sa akin, Samantha. Bulong ni Ace at hinalikan siya sa buhok. Hindi niya ito maintindihan kung bakit niya iisip nito mawawala siya pag bumalik sila ng San Roque. Saan naman siya pupunta? Don't leave me, Samantha. Sabi ni Ace nang kumalis ng yakap sa kanya at tinitigan siya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Pero bakit? I won't leave you, Ace. Hindi ko gagawin yun. Please trust me. Walang namamagitan sa amin na Rafael at kaya ko yung patunayan. Sabi niya at tinawid ang kahiblang layo ng mga labi nila. Siya na ang gumawa ng paraan para iparamdam niya kay Ace ang pagmamahal niya rito. Ibibigyan niya ng buo ang sarili na puno ng pagmamahal at natitiyak niyang mawawala ang anumang balakid sa isipan pag nalaman nitong virgin siya at ito pa lamang ang lalaki sa buhay niya. Tanging kay Ace lang niya ibibigyan ang sarili. Gumapang na din ang kamay niya sa dibdib ni Ace. Tila nagmamadali siyang makarating sa ibubuong bahagi nito. Pero bago niya pa naabot ang nais maabot, nahuli ni Ace ang kamay niya at huminto sa paghalik. Nagtatanong ang mga matang napatitig siya rito. You do not know what are you doing, Samantha. He said his sexy voice na lalong nagpasabik sa pagnanasang nararamdaman. I want you, Ace. I need you. She whispered with seductive voice and touched Ace's face. She slid her hands down to his neck, slowly seducing him.
I can't resist. He answered at maya-maya pa, nahihiga na siya nito sa malambot na kama, habang ang mga labi nila ay tila ayaw maghiwalay. Mabilis din ang kamay niyang naglakbay sa kanilang katawan, tila ba hinahabol na oras at ayaw nilang parehong pahuli. Ace, she moaned when Ace touched her down there. Napalunok siya. Ito na nga ang simula ng pagbibigay ng sarili kay Ace sa lalaking mahal niya. Come on, I need you. Bulong niya nang makita ang pag-aalinlangan sa kilos ni Ace. Samantha, he whispered at tinuloy ang ginagawa. I love you, Ace. She whispered and welcomed Ace every touch and move on her body. I love you too, Samantha. He whispered, naramdamang nagsimula ng hubarin ni Ace. Sumunod siya sa bawat ginagawa ni Ace. Pareho nagmamadali ang mga kilos nila. Naramdaman niya ang lamig ng ilayo ni Ace ang katawan nito sa katawan niya at pinagmasdan siya ng mabuti at ang kabuhubaran niya mismo. Nailang pa siya dahil naka-expose ang dibdib niya. Nakatingin si Ace. Pinag-cross niya ang braso sa hubad niyang dibdib. Don't be shy. Let me see those. Bulong ni Ace matapos mahubad ang boxer shorts nito at tumambad sa kanya ang pagkalalaki nito. Napalunok siya at bumilis ang tibok ng puso. Let's do this, Samantha. Sabi nito at muling lumapit sa kanya. Nihiya siyang tumango at muli pinaglakbay niya ang kamay sa matipon ng katawan ni Ace. Touch me, Samantha. Feel me. Yes, Ace. Sagot niya at muling tinawid ang paghitan ng mga labi nila. Mapusok at mainit kasabay ng paglalakbay ng kanilang mga kamay. Damn, Samantha. You are so sweet. Now please, Ace. I want to feel you. Please, now. Pagsusumamo niya dahil di na niya kaya ang init ng nararamdaman. Nais niyang malaman kung ano ang susunod niyang mararamdaman. I will, Samantha. I will. At napaliyad siya nang maramdaman ang mga hita nito sa pagitan niya. I won't hurt you, promise. He whispered. Tumangaw siya at napapikit nang maramdaman ang konting sakit. Humigpit ang pagkakahawak niya sa mga balikat ni Ace. At eto na ngayon, nararamdaman niya ang unti-unting humihiwa sa kaibuturin niya. Samantha whispered Ace's name and tried to push him away. Just relax, Samantha. Relax. Bulong ni Ace at hinalikan siya sa mga lawi para maalis ang sakit na nararamdaman sa bawat paggalaw ni Ace sa katawan niya. Oh God. Sabi niya sa hindi mapaliwanag na nararamdaman. Naiiyak siya sa sakit pero napapawi ang sakit sa ginagawang paghalik sa kanya ni Ace. Alam niya sinusubukan itong huwag siyang masaktan pero hindi eh. Masakit pa rin. 'Cause he is huge. Ace is a really big guy. At nagpapasalamat siya dahil Ace knows what to do to how to comfort her. To feel the sweetness of making love with him. Kinabukasan, nagmulat siya ng mata. Wala na si Ace sa tabi niya. Tanging magulong higaan ang nakita niya at napakagatlabi siya at hinila ang puting kumot. Tinakip sa hubad niyang katawan at napangiti sa alaala ng ginawa nila ni Ace kagabi. Ramdam naman niya ang sakit sa ibang bahagi ng katawan niya pero kahit masakit, masaya naman siya dahil naibigay niya ang sarili kay Ace. At alam niyang matapos nitong malaman na wala pa siyang karanasan at ito pa lang ang tanging lalaki sa buhay niya at lalo pang lalalim ang namamagitan sa kanila ni Ace. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama at agad na nakita ang kulay pulang nakakalat sa puting kumot. Napakagatlabi siya at napangiti. Yun ang palatandaan na malinis siyang nakuha ni Ace na si Ace ang unang lalaki sa buhay niya. Bumangon na siya at nagtuloy sa bathroom. Nais muna niyang maligo at makapag-ayos bago siya makita ni Ace. Baka pareho na naman nilang di mapigilan ang sarili nila at kung saan na naman sila makarating.
Pagkatapos niyang maligo, wala siyang damit na isusuot. Ayaw na niyang isuot ang damit niya kahapon. Wala rin siyang undies. Wala siya kahit anong maisusuot. Binalot niya ang katawan sa robang nakasabit sa banyo at matapos makapagsukli ng buhok, lumabas na siya ng silid para sana tanungin si Ace kung anong isusunod niya. Pagdating niya sa ibaba, di niya agad nakita si Ace. Hinanap pa niya ito sa malaking bahay at nang may marinig ni Inge mula sa isang pinto, kaagad siyang pumasok roon at nakita si Ace na shirtless at tanging boxer short lang ang suot nito. Nagsasalin ito ng fresh juice sa baso at may ilang tinapay itlog na rin sa mesa. Good morning. Nahihiyang bati niya dahil siya dapat ang gumagawa noon. Siya dapat ang naghahanda ng pagkain nila. Good morning, beautiful. Masiglang bati ni Ace at liningon siya matapos ang ginagawang pagsali ng juice sa baso. How's your sleep? Nakapagpahinga ka ba? Tanong ni Ace at nilagay sa babasaging mesa ang dalawang baso ng juice bago ito lumapit sa kinatatayuan niya. Mas good. Nahihiyang sabi niya. Yeah, good. Sabi ni Ace at bigla siyang hinalikan sa mga labi. Nagulat pa siya at nahihiyang nagyuko ng ulo. Nag-shower ka na pala. Sana hinintay mo ako para sabay na tayo. Biro nito at hinapit siya sa bewang. Tumama siya sa hubad nitong dibdib. Actually, simula niya dahil di niya alam kung paano sasabihin rito na wala siyang suot na undies, tanging roba lang ang tumatakip sa katawan niya. Naghinta na ako ng almusal. Kumain na muna tayo, baka iba pa ang breakfast ko. Spiro ni Ace sa kanya at kinaya siya nito sa mesa. Wow, ikaw naghanda nito? Tanong niya nang makita ang laman ng mesa. Toast bread, egg, ham, sliced fruit, coffee and juice. At hindi nakaligtas sa kanya ang isang piraso ng bulaklak sa tabi ng plato. Pink roses yun. Napangiti siya at tinampot yun. Is this mine? Tanong niya at kaagad na inamoy yun. Yes. Nahihiyang sagot ni Ace at napakamot sa batok. Nakita niyang nahihiya ito. Thank you, Ace. Sabi niya at niyakap ito. Alam niyang simpleng effort ni Ace, nakikita niya ang halaga niya rito. Kinuha ko lang kanina sa garden yan. Don't worry, pag lumabas tayo, ibibili kita kahit 10 dosena. Sabi ni Ace nang kumalat sa pagkakayakap sa kanya. Hinila nito ang upuan at saka siya pinaupo. Napaka-gentleman ang ginagawa nito na halos magpatalon sa puso niya. Thank you. Kinikilig na sabi ni Samantha. No, thank you Samantha. Malambing na sabi ni Ace at kinuha ang kamay niya sa may mesa. Last night was wonderful. Thank you for trusting me. Thank you for giving yourself to me. And you were a virgin, Samantha. At masasabi kong, ako ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Sabi ni Ace at hinalikan siya sa kamay. Alam niya ngayon, napatunayan na niyang mali lahat ng iniisip ni Ace sa kanya. Only you, Ace. Sagot niya rito at tinawid ang pagitan nila at hinalikan ito sa mga labi. Habang kumakain sila ni Ace, ibang Ace ang nakikita niya. Nakangiti ito at paminsan-minsan tumatawa pa ito. Kitang-kita niya ang sigla at saya sa mukha nito at natutuwa siyang makita si Ace na ganoon. We can swim after if you want. Tanong ni Ace matapos maubos ang laman ng plato. Iniabot ang juice at uminom habang nakatingin sa kanya. Ace, kasi... Simula niya, hindi niya alam kung paano sasabihin rito na wala siyang suot panloob. Oy. He asked at pinunasan ng bibig. Kasi, ano? Simula niya at pinaba ang hawak ng tinidor. Wala akong damit na isusuot. Nakuhang sabihin kahit nahihiya. Yeah, oo nga pala. I dragged you here. Sagot ni Ace. Yeah, kung pwede sana makabalik kahit...
nangis lang. Nahihiyang sabi ni Samantha at nagyuko ng ulo. Narinig niyang tumawa ito. Sinuliyan pa niya ito at masasabi niyang lalo itong gumagwapo pag tumatawa. You mean, you need underwear and you want to buy it? Yeah, and actually I'm not wearing any undies. Amin niya. Nakita niya ang pagkislap sa mga mata ni Ace nang marinig ang sinabi niya. You mean you are naked behind that robe? Yeah. Sambit ni Samantha. Why? Gulat na tanong niya nang makalapit ito sa kanya. You're naked behind that robe. Ulit ni Ace at hinawakan ang sash ng robe na suot. Ace! Pigil niya pero bago pa niya nahuli ang kamay nito, nahila nito ang tali ng roba at agad na bumukas yon at tumambad ang dibdib niya. What a good morning. Bulong ni Ace at sinubukan niyang takpan ang sarili pero pinagilan siya nito. Nakita ko na ang mga yan. Wala ka na dapat itago sa akin, Samantha. Nakita at naangking ko na lahat sa'yo. Sabi ni Ace. Hindi siya kumibo at napatingin sa mga mata nito. Can I have this morning, Samantha? He asked at napakanot na o siya dahil bakit kailangan pa nitong magtanong. Ibibigay naman niya yung sarili anytime, anywhere. Ace, bulong niya at hinawakan ng gwapong mukha nito. It's all your Ace. I'm all yours. Sagot niya at hinila ito sa batok at sinil ng halik. Naramdaman niyang inupo siya ni Ace sa may lababo at pumasto ito sa pagitan ng mga hita niya. You're mine, Samantha. Yeah, I'm yours. She answered at sinimula na naman nila ang paglakbay. Napaka-uncomfortable dahil nasa kusina sila at nasa ibabaw siya ng lababo. Pero aaminin niyang mas na-excite siya at mas nagugustuhan niya ang ginagawa nila. May thrill at excitement. Matapos ng ginagawa nila sa kusina ay pinagbihis na siya ni Ace. Aalis sila. Mamimili sila ng mga kailangan nilang gamit sa pananatili nila sa Tagaytay. Pinahiram siya ni Ace ng isa sa mga polo shirt nito. Nagmukhang bestida sa kanya, ang damit, and this time, may undies na siyang suot. Nilabhan at ginamitan ng dryer ang undies niya para maisuot. Dahil di daw siya palalabasin ng bahay ni Ace ng walang suot na undies. Dahil baka daw, di nito mapigilan ang sarili at kung anong magawa nito sa kanyang sadaan. Ready? Bungad ni Ace nung pumasok ito sa pintuan. Nagulat pa siya dahil malalim ang iniisip. Iniisip niya kung ano at paano nila gagawin ang eksena sa ibabaw ng mesa. Yeah. Kiralga na sagot niya dahil sa tensyon nang nai-imagine niya. Tara na, para maipasyal kita sa magagandang lugar rito. Yaya ni Ace at lumapit sa kanya. Sinuri niya ang suot niya. Sumakto lang, natakpan ang pangupo niya at litaw na litaw ang mahahabang legs niya. Nice legs. Mukhang mapapaaway ako mamaya pagbaba mo sa kotse. Biro ni Ace at sinuri na naman siya sa may dibdib. Hindi pa niya tapos isara yon, kaya nakikita pa ang dibdib niya. Ako lang dapat ang makita ng mga to. Sabi ni Ace at ito na mismo ang nagsara ng butones. Let's go. Yaya niya rito at kinawit ang braso sa braso nito. Yeah, dahil baka di ko na naman mapigilan ang sarili ko at ihiga kita sa kama at... Ace! Kinikilig na saway niya. Well, after nating mamalik, uuwi na tayo. I can't get enough of you. Sabi nito at hinalikan siya sa mga labi. Mabilis siyang gumanti. Tumagal ang pag-ahalikan nila ng ilang saglit at kusang tumigil si Ace. Don't seduce me now, Samantha. Bulong ni Ace. Why? Nangaakit na tanong niya at pinaglanggas ang mga daliri sa puting t-shirt nito. Nakita niyang tumaas ang dibdib nito, sinyalis na naaakit niya ito. Fuck, Samantha. Anas ni Ace at hinila siya sa batok at marahas na hinalikan sa mga labi. Panalo siya dahil naaakit niya ito.
Mabilis na binuksan nito ang botones ng polo at halos masira pa ngayon sa pagmamadali nito. Suman ay halos masira niya ang damit nito sa pagmamadaling mahubad ito. Sabay silang bumagsak sa malambat na kama at muli, ginawa na naman nila ang bagay na pinananabikang gawin. Tila hindi siya makontento at ayaw na nilang tumigil. Hindi siya manyak. Sigurado siya doon pero sa tuwing lalapit sa kanya si Ace, nag-iiba ang pakiramdam niya. Umiinit na hindi niya maipaliwanag at tila ba, wala silang kapaguran sa paulit-ulit na ginagawa at tila, lagi silang sabik sa isa't isa. Abangan! Handa na nga ba si Ace paglaban ng pagmamahal niya kay Samantha? Laban sa mga taong mapanghusga?